Scouts, tatlong baso at tatlong pirasong yelo. Maglagay ng isang yelo sa bawat baso. At obserbahan natin ng 10 minuto, 20 minuto at 30 minuto. Ano ang mangyayari kapag ang yelo ay naiwan sa lamesa ng 10 minuto? Halika, simulan na natin mula sa 10 minutes. Nakikita ninyo dahan-dahang nagme-melt. Pangatlong baso ay ganun din. Punta naman tayo sa 20 minuto. Later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 minutes na! Lusaw na ang mga ice. Ang experiment na ito ay tinatawag na melting. Ang pagbabagong ito ay nagaganap kapag ang solid ay naiinitan at naging liquid. Our next experiment is all about evaporation, materials, alcohol, bulak, at platito. Ilagay ang bulak sa platiko, buksan ang lagayan ng alcohol, maglagay ng katamtamang dami sa bulak. At orasan natin ang bulak ng 5 hanggang 10 minuto.
evaporation. Ang pagbabagong ito ay nagaganap kapag naiinitan ang liquid at nagpapalitan niyo tungo sa pagiging gas. Our third experiment is all about sublimation materials. Naphthalene balls at dalawang magkaparehong kulay na platito. Pamamaraan sa paggawa, ilagay ang naphthalene ball sa dalawang platito at diin ang naphthalene ball sa dalawang bahagi. Ilagay ang isang platito na may naphthalene ball sa loob ng bahay. Ang isa naman na platito ay sa labas ng bahay na nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng isang oras, tingnan at suriin ang naphthalene ball sa una at ikalawang platito. Tingnan natin ang resulta ng naphthalene ball sa loob at labas ng bahay. Makikita ninyo ang naphthalene balls na nasa labas ng bahay ay lumiit at ang naphthalene balls naman na nasa loob ng bahay ay walang pinagbago. At ang experiment na ito ay tinatawag na sublimation. Naphthalene ball ay nasaan yung solid na naging gas. Ang tawag sa proseso na ito ay sublimation. Our fourth experiment is all about melting. Layunin na ilalarawan ang mangyayari sa kandila kapag ito ay naiinitan. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan. Isang pirasong kandila, kutsara, platito, durog na kandila, lighter, tela. Pamamaraan sa paggawa. Balutin ang hawakan ng kutsara ng makapal na tela. Ilagay ang durog o maliit na piraso ng kandila. Tanong, nasaan ang anyo ng maliit na piraso ng kandila? Solid! Itayo ang kandila sa isang platito o babasagin at sintihan gamit ang posporo o lighter. Hawakan ang kutsara at ilagay sa tapat ng may sinding kandila. Kutsara na may lamang maliliit na piraso ng kandila ng 5 minuto. Pag-aralan ang mangyayari sa kandila. Tandaan, mag-ingat sa paghawak ng kutsara dahil ito ay mainit. Ang experiment na ito ay tungkol sa melting. Mga tanong, may pagbabago ba sa anyo ng kandila? Ilarawan ito. Opo, ang durog na kandila na nasa kutsara ay solid. Ito ay natutunaw kapag ito ay nainitan. Ano ang epekto ng init sa kandila? Ito ay natutunaw.
our fifth experiment is all about evaporation. Layunin, nilalarawan ang mangyayari sa tubig habang tumataas ang temperature o habang nainitan ang tubig. Anong nangyayari kapag ang tubig ay pinainitan? Mga kagamitan, baso at tubig. Mga tanong, may nakita ba kayong pagbabago sa level ng tubig? Opo, bumaba po ang level ng tubig. Anong ipinakita sa eksperimento? Ang ipinakita sa eksperimento ay pagbabagong nagaganap sa liquid. Anong naging epekto ng sikat ng araw sa tubig? Bumaba po ang level ng tubig. Kapag ibinalad sa araw ang plangga ng may tubig, ano ang maaaring nangyayari sa level ng tubig? Ito ay bababa o mabawasan dahil ito ay nag-evaporate. Mga pagbabagong nagaganap sa liquid to solid. Ano ang mangyayari sa tubig kapag lumalamig? Layunin, na ilalarawan ang mangyayari sa tubig kapag ito ay lumalamig. Mga kagamitan, tubig, ice bag, ito, at freezer. Pamamaraan sa paggawa, lagyan ng tubig ang ice bag. Ilagay ang ice bag sa freezer ng buong magdamag. Buksan ang freezer at ilabas ang ice bag. Mga tanong, ano ang nangyari sa tubig na nasa ice bag mula sa freezer? Ang nangyari sa tubig na nasa ice bag mula sa freezer, ito ay tumigas. Bakit naging yelo ang tubig sa ice bag? Naging yelo ang tubig sa ice bag dahil sa pagbabagong anyo ng liquid na naging solid dulot ng lamig. Ano ang tawag sa proseso ng pagbabagong anyo ng liquid na naging solid dulot ng lamig? Ang tawag sa proseso ng pagbabagong anyo ng liquid na naging solid dulot ng lamig ay freezing. Mga pagbabago.
bagong nagaganap sa gas to liquid. Ano ang mangyayari sa gas o water vapor kapag nalamigan? Layunin, na ilalarawan ang mangyayari sa gas o water vapor kapag ito ay nalamigan. Mga kagamitan, pichel na may tubig, yelo, pamamaraan sa paggawa, kumuha ng malinis at tuyong baso. Napansin mong nabuo sa labas ng baso. Ang napansin kong nabuo sa labas ng baso ay namumuong maliliit na tubig. Saan ito nanggaling? Nanggaling ito sa tubig na nilagyan ng ice. Anong pagbabago ang ipinakita nito? Ang pagbabagong ipinakita nito ay gas to liquid. Paano nangyari ang pagbabagong ito? Ang pagbabagong ito ay nagaganap kapag ang isang gas ay nalalamigan at nabubuo para maging liquid. Ano ang tawag sa prosesong ito? Ang tawag sa prosesong ito ay condensation.